What's up, amigo? Chan TV here at welcome back sa channel ko. For today's video, mga amigo, pagbibigyan natin ang request ng ilan sa mga subscribers natin, mga amigo. Tungkol sa update ng Okay Okay Monumento Astotel, mga amigo. Kasi marami na rin sa inyo yung nagtatanong sa akin tungkol sa update. So tamang-tama, today, mga amigo, naka-new arrival sila. Actually, kagabi pa sila naka-new arrival. At ngayon, pupuntahan natin sila para bigyan ko kayo ng update. Ang pinakuli kong na-receive na message ay galing kay amigong JC De Los Reyes. So, bro, ito na yon. Sana may magustuhan ka sa mga makikita natin mamayang sapatos doon. At sana may mga maabutan pa kayo mga ganda, mga amigo. So, napanghinintay natin, pupuntahan na natin ngayon yung Okay Okay Astotel Monumento. So, tara, let's go! Amigo, maganda ito, mga amigo. Kaso wala siyang size dito. Ang price lang niya, mga amigo, is 1,700 pesos. Para nito, napaka-good condition pa niya, mga amigo. Yan. Pero wala na siyang size. Pero chance ako na sa mga size 8.5 to 9 pesos, mga amigo. So, okay pa yung outsole niya. So, ito. Ang kaparis niya, mga amigo, ito. So, ito mga maganda dito. So, ngayon, naka-new arrivals lang yun, mga amigo. At mayroon ditong Adidas Alpha Bounce na black and gray. So, price details niya is 1,500 pesos, size 9. So, yan. Good na good pa to. Yung condition niya, nasa good pa. So, about sa outsole niya, mga amigo. So, maninipis pa yung heel drag niya. So, napaka-okay pa. Mayroon na siya mga konting scratch niya. So, yan lang yung issue niya. Tapos yung parish niya ito, mga amigo. So, good na good pa. So, nandito tayo ngayon sa Okay Okay Astrotail sa pinakababa. And then, mayroon ditong isa pang Nike shoes na gray and green combination ng color, mga amigo. Napakaganda pa rin ito. Outsole niya, mga amigo, napaka-okay pa. So, hindi pa ganun kalala yung heel drag niya, mga amigo. So, 1,500 pesos din. Yung size niya, mga amigo, is 9.5 US. Yun yung size niya. And then, meron itong A6 na napakalaki. So, ayan. A6 na gel kaya, no 21, mga amigo. So, ayan. Okay pa rin yung condition nito. Medyo marumi lang ng konti. Pero yan yung heel drag. Manipis pa masyado yung heel drag sa outsole. Price details nito, mga amigo, is 1,200 pesos. Wala pang ka-issue sa body. Kundi yung mga kunting mga dumi-dumi lang. So, size 12.5. So, ito malaki yung size niya, mga amigo. And then, mayroon ditong New Balance shoes na gray, white, saka yellow-green dito sa pinaka-insole, mga amigo. Size 9. Ang price niya is 1,300 pesos. Okay pa naman siya. Pati dito sa kabila. So, wala pa ka-issue. And then, meron siyang katabing parang itong Nike na I think parang Nike Rusheran pero hindi. Size 8 siya, mga amigo. Ang price niya dito 1,200 pesos. Good na good pa yan. So next, mga amigo, mayroon na kita rito ang A6 na size 9.5, 750 pesos, mga amigo. So good na good pa yung body ng sapatos, mga amigo. Wala lang masyadong ka-issue pa dyan. Pati yung outsole, napaka kapal pa ng outsole niya. So walang masyadong bakas ng heel drag dyan, mga amigo. So yan, good na good. Ito yung Paris niya. So 750 pesos, size 9.5, mga amigo, para dito. So, meron tayo dito nakitang Air Max na size 9.5, mga amigo. Ang price niya dito is 700 pesos na lang. Medyo marumi na nga lang yung itsura ng sapatos, mga amigo. Pero ayos na ayos pa, mga amigo. Ito yung Paris niya. Wala pang mga punit or anumang damage dyan. Ang issue lang niya, nagpe-fade na yung mga kulay dyan. So napaka-okay pa to. For the price of 700 pesos, so pasok pa rin sa bulsa siya. So dito, mayroon ditong Reebok, mga amigo, na ayan. So 580 pesos na lang ito, mga amigo. Ang size niya dito is size 8. Pero yung condition niya, since naka-new arrival sila, halos marami-rami pa talaga ngayon yung mga good na good pa yung condition tulad nito. At ito yung Paris niya. Ayan. Wala pang halos issue sa body ng sapatos. Yung details ng mga material na ginagamit dyan, buong-buo pa rin. Pati yung kulay niya. At ito yung outsole. Although may rin mga maninipis na heel drag dyan, mga amigo. So okay nang okay pa yan. Nike Rusheran na gray. So yan. So yung color niya,
gray and white. Tapos price details ng mga amigo is 850 pesos. So wala pa naman masyadong hail drag. Manipis pa. Size 10.5. So malalaki yung size to. Tapos ito yung fares niya. So yan. Good na good pa rin to. So yan. So today is December 30, 2019 mga amigo. Bago magtapos ang taon, dito tayo ngayon sa Astrotel Monumento. Sa pinakababa, mayroon dito okay-okay yan mga amigo. Dito update lang to. Marami pa talaga dito ang mga good condition pa na okay-okay issues mga amigo na pwede nyo mapagpipilian. So sa mga gusto pumunta rito, bukas siguro mabutan nyo pa kasi ngayon marami-rami pa at punong-puno pa yung mga standin na dito mga amigo. At yun, ipapakita ko sa inyo dito yung pinaka best ng mga sapatos na meron dito. And meron ditong red na colorway ng Nike Free Run. So yan, 600 pesos na lang ito mga amigo. So ayan, good na good pa rin yung munang condition niya. Wala pang ka-issue-issue dito sa body. At ayan yung outsole, napaka okay pa. Hindi pa ganun kalala yung head rack. So maninipis pa masyado mga amigo. At look at that, napaka good na good pa. At litaw pa yung pagkapula ng sapatos. Size 11. So halos malalaki na to for the price of 600 pesos. So kung ka-size nyo to, at bit na bit nyo, puntahan nyo sila dito. And then meron pa ditong katabing Nike Air Max na 800 pesos na lang mga amigo. So medyo mura na rin to, size 8. So ayan. And then yung Paris nya, ito hindi pa naman din ganun ka mga problemado kasi wala pa masyadong talaga mga damage na sa sapatos mga amigo. Napaka pulido pa. So meron din silang DC shoes dito mga amigo yung nakita. Oh. Ito suede material na itong ginagamit ito mga amigo. So ayan, within leather suede. So 880 na siya mga amigo, napaka lightweight lang yan. So ayan, ang size niya dito is size 8 US. Yan, sa mga naghahanap ng ganitong klase ng sapato, so mayroon sila dito. Napaka breathable type yung pump dito mga amigo. So yan, napaka lightweight lang yan. So pwedeng pwede ito siya pangarabas mga amigo. Mayroon pa rito isang Nike Air Max na green. So ayan yung kabilang side. So hindi naman ganun ka problemado kasi ayos na ayos pa. 750 na lang ito mga amigo price niya. Ito yung outsole. So hindi pa ganun kapudpud. Ito yung kabilang side. So diba ayos na ayos pa to. Size 8 lang ito mga amigo. So sulit na sulit pa yan. Kung Reebok naman na Instapump yung hanap nyo, mayroon dito napaka glossy yung body niya mga amigo. So ayan, okay pa to. Ang price niya dito 800 pesos na lang ito mga amigo. At size 8. So yan, napaka angas pa nito ng design. Sa pag glossy siya mga amigo. Yan, at ang outsole niya makapal pa. So itong pump niya mga amigo, I think gumagana pa naman siya. Ayos na ayos pa yung pump niya. So gusto ko lang ipakita sa inyo itong Nike Beat Sole na to mga amigo. Ayan, Beat Sole na yung insole niya. At orange white combination ng colorway. Going okay pa yung outsole. 950 pesos na lang to mga amigo. Size 11 nga lang siya mga amigo. 11.5. So para sa may malalaking paada na naghahanap ng mga sapatos. Ito pwedeng-pwede ito pang lakad mga amigo, pang casual. Kasi napaka super gaan niya. Pwede pang jogging or pang training. Pwedeng-pwede ito mga amigo. At ito yung Paris niya. Solid na solid pa rin din. So ito. At yan yung outsole. Pulitong-pulito pa. Ito pa isa. Nike Roshe Run. So 850 pesos. Pero tingnan nyo naman yung design. Saka yung okay pa yung condition niya, 850 pesos din mga amigo, 7.5. Mayroon pa dito New Balance na blue and then orange combination ng colorway. Yan yung buo pa yung insole tsaka yung outsole mga amigo, napaka solid pa. 880 pesos na ito mga amigo, ito yung kabilang nito yung isang sapatos. So marami pa dito mga ganda talaga mga amigo na klase ng sapatos at marami pa tayong papakita sa inyo. So back to B-roll. So tapos na tayo doon na party na yon. Dito naman tayo, mayroon ako nakitang Adidas dito mga amigo na Boss Technology na at napakaganda pa ng condition mga amigo. 1,300 pesos na ito mga amigo. So yan, ang angas na angas pa na itong design na ito mga amigo at napakaganda pa ng condition niya. Out of 10, re-rate ko siya ng 8.5 mga amigo. Ito yung Cosmic Boss mga amigo at original pa yung insole niya. So yan, pulido pa, wala pang kadamage-damage dyan. At ayan yung outsole ng mga amigo. Ang size niya mga amigo dito is 11.5. So para to sa mga may malalaking paa. At ito yung Paris niya mga amigo. Good na good pa rin yan. Ito yung outsole. Pulitong-pulito pa. So wala pa siya lagang problema. At may katabi siya dito ang Nike Free Run shoes na black and white. At isa sa mga magaganda pa rin dito talaga mga amigo. Pulitong-pulito pa. Ito.
Ito yung kabilang side. At check natin yung price niya. 1,200 pesos. Hindi ko na mahanap yung size niya. Para siyang mga size 8.5 to 9.5 mga amigo. So nandyan, nagpa-bracket yung size niya. Pero good na good pa ito mga amigo. Puntahan nyo na. Kung bit na bit nyo itong free run shoes nito from Nike. 1,200 pesos na lang siya mga amigo. At meron siyang katabi ditong ayan, Nike Huarache shoes na black and white. 1,200 pesos na lang mga amigo. So condition niya okay pa. Price details na amin dito. Size niya is 9.5. So okay pa yan. Ito yung kapalis niya. Ito. So dito na siya. Bumabahan dito ngayon ang Nike Rush Run Shoes. Meron na naman dito isa, black and white pa rin. Mas malaki yung size nito. 950 pesos na ito mga amigo. Size 10. Pero yan yung outsole nyo. Napaka-pulido pa. Hindi pa ganun talaga yung head rack niya. So good na good pa yung condition niya mga amigo. Pati yung outsole niya. So 950 pesos na ngayon. May mga pangbabae rin dito mga design. So ito 880 pesos na ito mga amigo. Size 6.5 para sa mga babae. Pulido pa. At meron pa itong yellow-black combination ng colorway ng Reebok Pro Speed mga amigo. So yan, maraming naghahanap ng ganito eh. Alam kong maraming naghahanap ng Reebok na Pro Speed Fly. So mayroon dito mga amigo. Ang price niya is 950 pesos. Size niya is size 9. So yan, sa mga naghahanap ng Pro Speed na Reebok shoes. So pwede ito sa inyo mga amigo. Okay pa. Napaka-okay pa yung outsole niya. At ito yung Paris niya mga amigo. So look at that, napakasungit na sulit pa yung condition ng sapatos ng mga amigo. So may mga FS light run din dito ng Nike. Ito malalaki yung size talaga nito mga amigo, size 12. So okay pa siya, 1,800 pesos na lang to. Then may mga Nike Lunar Tempo 21 pa mga amigo dito. Ayan, pambabae, 950 pesos na lang to. May mga A6 pa dyan, ang price niya is 750 pesos. Pambabae, at napakasungit maraming palito talaga mga amigo. Paano ko ba ito in details? 1,150 para dito sa Nike Pre Run Size 6. Subscribe na kayo kay Amigo. Ayan. May nakita tayo dito isang amigo natin. So nakabili ka na sa Ergen? Ayan, may nakabili na siya na sa Prado dito. Magkano price niya? 1,000. Oh, medyo nagmahal na sila ng konti, no? Solid pa. So ayan, ito. Kitang-kita nyo naman, solid na solid pa yung napili niya. So naka-jackpot pa siya kasi new arrival pa sila ngayon. Thank you ah, boss. Thank you. Okay. Thank you. So yan, happy new year na rin. Sa pinakailalim mga amigo, mayroon pa ditong Nike Lunar Glide 5 mga amigo. Green and white combination ng colorway. 800 pesos, 880 pesos na lang ito mga amigo. Size 10.5. Yung condition niya, okay pa. Medyo nagmamadali tayo ngayon mga amigo kasi gabi na talaga. May pupuntahan pa tayo, may inuutos pa sa atin. So yan. Pero dito sa outsole mga amigo, look at that. Napaka okay pa naman siya, hindi ganun kalala pa yung heel drag niya mga amigo. Dito yung Paris niya. Solid na solid pa mga amigo. So yan, bracket post mga amigo. Ito okay pa to ha. Ito, medyo nanilaw na lang dito. Tsaka medyo marumi lang yung midsole niya. Pero ayos pa, 980 pesos na ito mga amigo. At look at that, original pa yung insole niya. Size 9. Ayan mga amigo. So ito yung side, kabilang side. So yan, yung details ng sapatos, okay pa. 980 pesos na lang ito mga amigo. At ito pa yung isang Paris mga amigo. So ayan, medyo marumi nga lang talaga siya. Pero pag nalapan to, okay pa itong mga amigo. And then mayroon din itong Puma Trinomic mga amigo na 700 pesos na lang. Yellow and white combination ng colorway. At napaka okay, solid na solid pa itong mga amigo. Puting-puti pa yung sole niya. At yung size niya dito is size 7.5. So ayan, dito na yung update ngayon. Kagabi pa sila naka-sale. Ayan, pulido pa yung outsole niya mga amigo. At ito yung Paris niya para sa mga nagkakagusto nito or mga gustong-gusto itong bilhin. So ayan, pakita ko na sa inyo lahat. At umiikot pa ito ng maayos. Itong ano niya dito, itong paghigpit niya mga amigo. So ayan, okay pa yan. Price niya is 700 pesos na lang mga amigo. So yan, meron pa dito mga amigo, itong Fuel Corcos na New Balance mga amigo. Look at that, yung colorway niya napakaganda, stripe black and white, 580 pesos lang mga amigo. Pero hindi ko na sigurado kung original pa yung insole niya. So ayan yung condition ng sapatos, napaka okay, solid na solid pa. Ito yung outsole na mga amigo, ganun pa siya kaganda, pati yung Paris niya mga amigo. So wow, okay pa to, tsaka lightweight na yung sapatos na.
So, meron tayo ditong Air Max, mga amigo, ayan. Nike Air Max. Ito, okay pa talaga siya. Makikita nyo naman yung itsura ng sapatos dito sa video na napakasulit pa. Wala pang ka-issue-issue. Ito, almost new pa talaga ito, mga amigo. Price niya is 1,200 pesos. Ito, size 8, pero pang babae. Ayan. Ito parang nakalagay, oh. So, yan. Made in Korea. So, yan yung nakalagay sa pinaka-tank ng sapatos. So yan, pulidong-pulido pa yung outsole niya. Ito yung varish niya. Good na good pa rin siya. So thumbs up para dito. 1,200 pesos na lang yan, mga amigo. So dito talaga sa, ito yung entrance pagpasok mo. Andito halos lahat ng mga panlalaki itong side na to. Andyan yung mga pulido. Tapos dito sa mga dito sa pangalawa, halos mga pambabae na halos yung mga nandito. Hanggang dito, ang doon sa kabila, saka doon. Pero mayroon pang ilan dito na nahalo ng mga panlalaki rin. So, ayan yung iikotin natin ngayon dito. Kasi marami pa dito, nakahiwalay yung iba. So, ayan, mayroon itong kulay blue na Nike Revolution 3. 1,600 pesos, mga amigo. So, ayan, solid na solid pa to. At ito pala yung isang sa mga staff nila dito. At ito si ma'am. Sa mga staff nila dito, mga amigo. So, ayan. Kung mga katanungan kayo dito, kung just in case nandito kayo, gusto kayo magpa-assess, saka na lang kayo, hanapin nila sila. Mamlan, lagi nandito to sila. Saka, ayan. So, hindi lang nag-isa ito, marami na sila dito. So, isa pa dito, yung Nike, ayan, Warachi, mga amigo, na black and white. 950 pesos na ito, mga amigo. At mayroon dito, check natin yung size niya. Ito, size 7. So, sa mga naghahanap ng Nike Warachi na black and white, mga amigo, okay pa to. Ayan yung position ng sapatos. At ito yung outsole niya. Hindi pa ganun palala yung heel drag niya, mga amigo. Dito, mayroon pa ditong Nike Pre-Run shoes na Lunar Lone, mga amigo. Ito, okay pa rin to. 1,000 pesos, mga amigo, yan. So, solid na solid pa to. Gray, white, combination ng color, mga amigo. For the price of 1,000 pesos at ayan yung insole, napaka-okay pa yan. Check na lang natin yung size dito. Size 9.5. So, medyo malalaki yung size nito. So, mayroon sila ditong Reebok, mga amigo. Ito, 550 pesos na lang to, mga amigo. Wow. So, ito, solid na to. 550 pesos. Size 7.5. So, i-try natin isoka to. Sana magkasya sa atin. At kung magkasya, bibilin ko na to. Kasi naghahanap rin ako sa paros. Ito, magaganda to sa mga amigo. Try natin isoka to. Pero bago yan, papakita ko pa sa inyo yung isang Adidas dito. 1,100 pesos. Wow. Solid na solid pa to, mga amigo, yung condition nito. Out of 10, nasa 9 na siya. Kasi tingnan nyo naman, hindi pa ganun kalala yung heel drag dito, mga amigo. Manipis na manipis pa yung heel drag. So i-rate ko siya ng 9 out of 10. Ito yung Paris niya, isa sa mga ganda dito. Ang price pala niya is 1,100 pesos. Size 7, mga amigo. Wow. Yan, mga amigo, meron tayong shoes dito. I think bibilhin ko na siya dahil wala na rin akong isang sapatos na pang extra ko. So ito, Reebok pa rin yung bibili ko, mga amigo, sa ito. So yan, ganito yung sapatos ko dati, ibang kulay lang. So yan, so, bibilhin na natin to para meron tayong pangpalit. So yan, yung condition ng sapatos na to. Napaka-lightweight pa rin niya, mga amigo, so yan. So bagay naman din siguro. So ito yung kabilang side. So, ayan, bibili na natin to. Meron pa dito sa taas, meron ditong Nike Zoom Pegasus 31, mga amigo, na ayan, good na good pa rin yung condition niya. Ayan yung outsole, mga amigo. So, price niya is 1,100 pesos. Wow, pulido pa talaga ito, mga amigo. At isa sa mga sulit na sulit dito, halos saglit lang siya ginamit. Pati yung Paris niya, puting-puti pa yung midsole niya, mga puting-puti pa. At ito, meron pa ditong Nike Air Max Queens 2, mga amigo, yan. Good na good pa rin siya. Hindi siya ganun kabigat, tamang-tama lang. At yan yung outsole niya. Hindi siya ganun ka bigat, mga amigo. At ayun din, 1,400 pesos yung price niya. Yung size niya dito, size 7. So yan, bagay na bagay ito sa mga maghanap ng magagaan lang na klase ng sapatos, mga amigo. Gusto ako masako sa inyo. So yung condition niya, out of 10, nasa 8.5 pa yung condition niya. At meron pa dito isang Reebok pala ito, mga amigo. Ayan. Ito, glossy yung material niya dito, mga amigo. At 1,000 pesos na lang to. Size 9 siya, mga amigo. So, wow, mga amigo, meron ako nakita ditong Air Force 1, mga amigo. Ayan, malaki nga lang yung size na, mga amigo. Ayan, oh. Pero ito okay pa, medyo nanilaw na nga lang dito sa midsole. Size 9 lang siya. Original pa yung insole. So, may combination siya ng brown, yellow, tsaka white yung sauce nito, mga amigo. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng collab to, anong AF1, pero nakalagay dito Air Force 1 82, mga amigo. So, yan. At ito, mayroon sa pinakatang sapatos, mga amigo, mayroon siyang
nakalagay dito. Ayan, may mga imprint dyan. So ito yung pinaka-outsole niya, size 9 mga amigo. At ang price niya is 1,000 pesos. Good na good pa rin yung condition dito. Kunting linis lang yan para may restore ito sa natural na kulay niya. Kasi yung outsole niya mga amigo yan, hindi pa ganun ka lala yung heel drag niya. Napaka mild pa yung heel drag niya mga amigo. So yung Nike Presto kanina na malalaki yung size, so ito, itong size 10 na Nike Air Presto mga amigo, 1,600 pesos yung price niya. So tingnan nyo naman yung condition niya. Yung outsole niya, hindi ganun pa kalala yung heel drag mga amigo dyan, pulidong pulido pa. So ang mga issue lang niya konti dyan, yung medyo marumi lang siya, pero wala pang mga kunit sa body ng sapat mga amigo, pati sa kabilang side. Tapos ganun din yung condition ng Paris niya mga amigo. So ito, yan. So napaka-kinis pa niya, puting-puti pa, pati dito sa pinaka-bump banda. And then yung outsole niya, ganun pa siya ka solid, hindi pa ganun kaput-put mga amigo. So yun mga amigo, naipot na natin halos lahat ng mga stante nila dito, mga rack nila dito. So hanggang dito na lang. So sa mga gustong pumunta rito, puntahan nyo na sila bukas mga amigo. Parami pa kayong madadatnan kasi napakasulit po ng mga naipakita ko sa inyo. At marami pa sa lagad dito mga amigo na hindi ko na nasama kasi sa size na rin, maliliit na yung iba. Pero baka bukas magre-refill pa sila ng mga amigo ng mga bag ni stock mga amigo. So puntahan nyo sila dito. So yun, hanggang dito na lang. So advance happy new year lang sa inyo mga amigo. At kita-kita na lang tayo sa 2020 para sa mas marami pang vlog natin mga amigo. So yan, thumbs up. Bye.